welcome to Atay Cost of Vlogs. So sa mga hindi pa nagsasubscribe sa amin, pakipindot lang yung subscribe button para umabot tayo ng 100,000 subscribers. So guys, ano pag-uusapan natin? Ito ay isang bulletproof na Toyota GL. So i-share ko muna sa inyo ano ba ang dapat gawin pag ikaw ay may bulletproof na Toyota GL. So okay guys. So sa ngayon wala pa siyang upuan. So i-share ko muna sa inyo ano ang laging pinapagawa sa amin pag bulletproof ang client na GL. So, kung mapapansin nyo, wala pang upuan kasi ito yung standard layout namin pag bulletproof. Kaya po wala pa siyang upuan, pinapapili namin sa client kung ilang upuan ba ang gusto nila. In this case kasi, pwedeng 4. Usually kasi is either 4 captain seats or 2 lang. So, itong client na to, 2 lang. So, una papakita ko sa inyo, yung mga mounting point ng flooring namin, may sarili kaming bracket. So parang lagi tinatanong ng tao na parang gano'n ba katiba yung pagkakabit yung upuan niya. So hindi ko na ma-share sobrang technical, pero just showing you guys, meron kami sarili namin mga key point kung saan mag-trend para maging matiba yung upuan mo. So mamaya papakita ko sa inyo anong upuan. Pero i-share ko muna sa inyo, kung ikaw ay bulletproof owner, ang mapapansin nyo lagi sa mga bulletproof unit ninyo ay yung mga sidings. Lahat, karamihan ng mga plastic sidings, like in this case, this one is a bulletproof. Marami tayong kaibigan na gumagawa ng bulletproof. Wala naman silang kasalanan kung bakit hindi ma-align ng tama kasi binabawasan yung mga plastic na yan, tapos binabalik sila. Minsan, hindi nababalik ng tamang alignment. Ngayon naman, kahit ibalik naman sa tamang alignment, minsan sa pagputol, hindi mo talaga nababalik. For example, in this case, eto, ginawa na namin itong cover na to. So, this whole framing is made by Atoy Customs. Ginawa natin ito. So, may kasama siyang LED panel to cover yung mga dugtungan. Kasi, tiyan mo ito, ito hindi ko na makover. Ito mga maliliit na bagay na to. Yan o, yung imperfection na yan, hindi ko na mabago yan. Pero, yung pinaka-general na na itsura niya, na-cover natin. Marami naman gumagawa ng bulletproof. Lagi naman maganda yung framing nila na nilalagay dito. Okay naman. Pero laging sumasablay doon sa mga dugtungan niya. So, nothing against na gumagawa sa lahat ng bulletproof. Lahat naman kayo did a very good job. So, ang napansin lang namin, ito lang yung mga add-on na gusto namin gawin to enhance yung pagdating sa bulletproofing. So, we made this panel para maging malinis at the same time, hindi mo makikita yung mga small imperfection. Tapos, pangalawa, sumingit aso ko. Pangalawa, ginawa namin ito ng, ito yung lagi na tinatawag na piano block na armrest. Kasi pag kinagkabit kami ng captain seats dito, sakto na siyang armrest sa dito. So, meron kaming cup holders dito. Meron kaming cabinet dito nalagay. So, yung handle hindi pa namin nalalagay. So, tomorrow namin i-assemble to. Pero pinakita ko lang, without the upuan, ang nature niya. Meron din kami sa likod nilagay. Tapos may USB port kami. Ayan. Lighter plug. Tapos, dito meron kami USB port. At saka dito. So, may accent light rin kami nilagay, which is this one. So, yan. So, small accent light. Itong harapan naman, kung makapansin nyo, customized by Atoy Custom. So, itong height na to, usually, tinatanong namin sa client, ano ang height na gusto nila? Kasi, for example, in our Starex client, mababa ang upuan ng Starex. So, mababa rin siya. So, pag pinatong mo, magdidepende yan sa request ng client. Pero, if you're going to ask us, for the Toyota Grandia, should be ito yung taas kasi dapat yung pag-angat ng footrest mo, kasi diba, karamihan ng footrest ng mga stock na car manufacturer, ang angat ng footrest nila laging ganito lang. Hindi nila ginagawa yung angat na angat kasi once you ginawa mo yung angat na angat, yung spacing mo, nag-aagawan ang sikip. So, kinokontrol nila na hanggang dyan lang yung taas. Pero yung actual na comfort talaga ng footrest ay dapat yung tuwid na tuwid. So, para ka natutulog sa bahay, di ba, pag sa kama, kailangan tuwid na tuwid kasi yung mababa na yan, masarap din sa unang angat. Pero pag mahaba na ang biyahe mo, mangangawit yung mangalay yung paa mo, naghahanap ka na something na mas pataas. Kaya,
gumawa kami ng mas mataas na to para pag inangat mo yung footrest mo, saktong-sakto yung pang mo dyan. Tapos ginawa namin ng ito, cabinet. Should be soft close yan. Pero yan. Ito inabangan namin. So, iba, kung gusto maglagay ng head unit, ito, naglagay kami ng cup holder din at saka lagay ng ganyan. So, pag may puha ka, sinakto rin namin 1 foot size 11 ako or 11 and a half. Pero kung 1 foot yung paa mo, sakto ka pa rin. Okay, next we have yung flooring. Yung flooring namin, itong vinyl flooring na ginawa namin, it's imported. Talagang in-order namin ito sa Korea na talagang made to our specs. Pangalawa, hindi kami nagtatanong na sa client kung anong kulay ang gusto ng client. Kasi most of the client, pag tinanong mo, anong kulay na gusto mo, vinyl flooring, ang unang pinipili nila, kulay kahoy o kulay wood parquet. Parang yun ang lagi niya request. Pero yung mga kulay niyan, maganda sa bahay. Pero pag sa actual na sasakyan, hindi maganda dahil pag tapak mo, kunyari galing ka sa putikan or basa yung ano mo, pag light colors ka, pag tapak mo, nagmamansya ka agad at saka kita-kita yung dumi. So we don't ask the client what color. So this color is, ilang years na namin ginagamit tong kulay na to. So if the client insisting na gusto nila ibang kulay, that's the only time we buy sa mga Home Depots. Pero the specs and materials of Home Depot na nabibili at saka yung specs na pinaparating namin is totally different. Pero pag may client lang nag-request ng ganyan, binibili na namin sa Home Depot. Pero kung hindi na makikialam yung client, we always use this flooring. Kasi itong flooring na to, kahit anong kulay pa ng interior mo, bagay siya. So, in this case, black yung mga surroundings niya. Tapos, kung mapansin nyo, ginaya ko pa rin yung, hindi ko ginawang black kasi ang gusto ng owner na to, i-black niya lahat. Sabi ko hindi maganda i-black lahat kasi masyadong madilim. So ginawa ko pa rin siyang original. Ginaya namin halos yung kulay ng original para lang maging maaliwalas. At ito yung tipong pag binuksan mo yung pinto, hindi mo mahahalatang pinalitan itong panel. Ang isipin mo, wow, ang ganda, mukhang original. Pero kaya namin pinapakita kasi gusto rin namin sa mga viewers natin, if you have a bulletproof Grandia, kung paano ma-enhance pa, ito yon. Tapos, we have the cup holders here. Tapos dito, kung mapansin nyo, itong ginawa namin, yung finish nung nandito, medyo rough, parang wrinkled finish siya, para kung sakali may gamit ka, hindi mabilis magasgasan. Itong piano black kasi, sensitive to pag naglagay ka ng mga gamit, pag nagasgasan. Unlike ito, hindi. Or pwede ka maglagay ng matte pa na rubberized na nabibili sa market. Tapos, ayan, naglagay kami ng cabinet dyan. At cabinet 1 and 2 para sa spacing niya, para hindi sayang. Itong likod na to, hindi na namin masyado kinocover. Ito yung original na gawa ng nagbo-bulletproof. Hindi na namin ginalaw yan kasi matatakpan rin namin. So, nakalimutan pala akong sabihin, kung nakapasin nyo, ba't ang liwanag dito? Naglagay pala kami ng ilaw sa ceiling. Kasi stock na ilaw ng Toyota ito, hindi siya ganun. Pagka may hahanapin ka or gusto mong maliwanag talaga, kakailanganin mo talaga tong ilaw na to. So, ito yung pahabol na nilagyan namin ng ilaw. So, guys, we're so excited to show you na lahat na nakikita nyo ito is 100% ating cost of design. Itong panel namin is a fiberglass. Most of our product, kung makita mo, puro ano ang paneling namin, we do fiberglass. Kasi yan na talaga yung linya ko dati pa. So, we have these panels. Diba? Tapos, ito, nilagyan talaga namin ng lubog na depth para pag may gamit ka, hindi siya agad matatapon or basta meron siyang hindi siya mauhulog. Tapos, same thing, wrinkled finish yung ginawa namin dito sa gitna para lang maiwasan yung mga gasgas. So, next guys, ipapakita ko sa inyo. Yung mukhang comfortable na siya. So, next ang ipapakita ko sa inyo ay anong upuan na kinabit namin. Yung upuan na kinabit namin for this specific unit is imported. So, dumating na siya kahapon. Kahapon yung Saturday. So, today is Wednesday. So, dumating siya nung Saturday. So, papakita ko na sa inyo. Ang tagal na iniintay kong ng client yung upuan niya, sa wakas dumating na rin.
pagpakita ko sa inyo ng upuan, yung upuan na kinabit ko dito, ganun din ang kinabit ko kay Manong Chavit ng upuan. Papakita ko rin sa inyo. So, kahit ipaba muna ako ah. So, okay guys. Ito yung upuan na ano. Ito yung upuan na ilalagay dyan. Dumating siya last Saturday. So, available na sa ating customs na upuan. Itong upuan na to, hindi lang siya mura. Medyo mahal lang siya. Touchscreen na siya. So, lahat ng function niya, touchscreen na. Tapos, ito, pag-buksan mo siya. Buksan. Okay, yan siya. So, ngayon ko lang siya binuksan. Tapos, meron siyang footrest. Meron siyang recline. Kaso, dumating doon sa Pilipinas, yung atras abante niya, sabay. So, yung client natin, ang gusto nila, individual atras abante. So, minodify pa namin yung bracketing nito para magawa namin yung atras abante. Kasi doon sa imported na inorderan namin, hindi rin nila magawa yung individual na atras abante. Which is, sabi ko, impossible naman na hindi kaya. Pero, since yan yung sinabi sa amin na information, wala rin naman kami magawa. So, kami na sarili nag-modify. So, guys, yun nga, kung meron kayo mga bulletproof unit at gusto nyo maging comfortable kayo, at the same time, kung nagandahan kayo sa gawa namin, tawagan nyo lang kami. Again, lahat ng gumagawa ng bulletproof, lahat sila ay magagaling. Marami kaming ka-partners na after i-bulletproof, dinadala sa amin for customization. It so happen lang, itong client na to, pina-enhance sa amin mga small little things para maging perfect yung look ng interior. Next, pasukin natin yung ano, armor duct. Sneak peek lang to ha. Kasi last car show, may ginawa ko kay Manong Chavin. Ito, lahat ng unit niya na Baluarte and Motor Works. Dito ginagawa ang interior. Pasilip ko lang ito. Ito, sinig ko lang ito kay Colleen at saka kay Jilly Crawford. Ito yung kay Manong Chavit. Gagawa ko ito ng separate video. So, so ito pang upuan ng bodyguard niya pag bumabiyahe. Same thing ang ikakabit dito. Dalawang captain seats lang na pareho doon sa... Ayan, ito yung ilaw. 100% customized by Ate Custom. So, lahat to, LED. So, dumating to, talagang as in, hindi ganyan yung itsura. Man, pakita mo yung harapan nito. Tapos yung TV niya, umaangat mag-isa. So, guys, ano pa lang to, sneak peek pa lang to. So, magagawa ko ng sarili kong vlog para dito. Pero, ang hinighlight natin yung bulletproof na Grandia. This one also is a bulletproof. So, guys, thank you for watching our video. Again, pag hindi pa kayo nakaka... Kung nagustuhan yung video natin at nasiyahan kayo, click nyo lang yung subscribe button natin. So, kung sa tingin nyo paano kami mag-improve para hindi kayo magsawa, let us know lang rin. So, guys, thank you for watching. Again, every day is a blessing. Tanggalin ang hatred sa puso natin. Lahat tayo baga parang we have to love each other, love your neighbor. Ang hirap gawin, pero syempre, pag utos ni boss, we have to follow. So, thank you for watching and always remember, Jesus loves you and God bless. So, guys, wanna invite all bulletproof builder. You might want to consider our work or pwede siyang isama sa package nyo kung sakaling may client kayo nagpapagawa ng bulletproof. So, itong panel natin gagaang ang buhay nating lahat. So, thank you for watching and thank you, guys.